Good morning sa inyo mga brothers. Welcome na naman sa akin channel. Ito, meron tayong ipapaliwanag sa oras na to tungkol po dito sa ating nozzle ng ating sigunyal sa Kawasaki Barako. Kasi po ito, madalas na pinagtatalunan sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Kaya doon niligyan ng nozzle yung ating sigunyal ay para doon lumakas ang volume ng langis sa connecting rod. Ayan, may vlog na po akong ginawa dito na isa sa pinanggagalingan ng pagkakatok ng makina ay yung nozzle. Ayan. Bakit ba may nozzle yung ating sigunyal ng Kawasaki Barako? May mga nagsasabi po kasi sa ating iba na kaya doon niligyan ng nozzle para doon lumakas yung volume ng langis sa connecting rod. Ayan. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo na mas maliwanag para po sa kapakanan lahat kasi po maraming tatanong sa atin. Ngayon, ikukumpara natin sa ating sigunyal ng ibang mga motor. Dati po, nakapag-vlog na po ako. Nai-compare natin to sa Rusi at saka sa ating TMX 155. Sa oras na ito, mga brothers, ikukumpara naman natin sa sigunyal ng Supremo kasi nagbaba tayo ng Supremo ngayon na dumayo sa atin dito. Ito. Bali, ang may-ari nito, dumayo sa atin dito. Binaba po yung makina. Ngayon, ito naman, taga Quezon City. Quezon City ka, no? Ito yung may-ari, mga brothers. Isa natin subscriber. Ngayon, tamang-tama, dumating siya rito. Muntik-muntik ka nang kumatok yung kanyang makina. Ayan. Pero bago natin ipaliwanag ito, mga brothers, kung napasalakalisan ang channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button, piliin nyo po yung all para updated po kayo sa mga video na aking upload, okay? Mga brothers, ito po yung tinutukoy ko sa inyo. Itong nozzle ng sigunyal. Ayan, kung mapapasin nyo po, ito, may butas po dito to. Kung titingnan natin mabuti, ayan o. Tingnan mo ba dyan eh? Meron siyang para o. Ayan o mga brothers. Ayan o. Ayan, may nozzle po sa loob yan. Tatanggalin natin, papakita ko po sa inyo. Okay, tatanggalin natin nozzle mga brothers. Sige, tanggalin natin. Okay mga brothers, ito po yung sinasabi ko sa inyo nozzle. Ayan o. Oh. Oh. Walang butas. Boss, halika, halika, pakita ko sa'yo. Walang butas oh. Man, oh, tingnan mo. Walang butas oh. Oh. Ayan, pipisikan natin mga brothers. Ano? Sige, pisikan mo. Ayan, makakuha ng hangin yan. May compressor. Ay, ayan, ayan, para makata nila. Ayun oh. Nabawasan konti. Ayan mga brothers. Wala nang dumi. Ngayon, ang gagaling po yan dito sa ating filter. Huwag tayong gagamit ng ganitong klaseng filter. Na local. Na. Okay. Bukod-tanging ang Barako lang po ang may nozzle sa sigunyal. Yung ibang mga motor, wala po, gaya po ng mga na-vlog ko nung una. Kaya po matibay yung kanilang sigunyal dahil yung kanilang sigunyal ay ang laka po ng butas ng daluyan ng langis. Di gaya nitong sa Barako, nilagyan nila ng nozzle. Ito po, para pinaka-filter sa ating langis. Dahil po itong ating oil filter, minsan ang ginagawa ng iba, nalalagyan nila ng mahinang klase. Ano ha? Pugi. Ito yung miyari oh. Buti nakagapan natin. No, nakatama barado kanina. Ayan mga brothers. Ngayon, bakit po ba siya may nozzle? Samantalang yung ibang mga sigunyal, kaya ng mga na-vlog ko nung una,
yung TMX 155, yung Rusi na pinagkopyahan po nung hotel sa TMX ay walang nozzle sa sigunyal, samantalang itong Barako may nozzle. Ngayon meron tayo dito isang sigunyal, mga brothers, ito binaba po natin ito. Wala din pong nozzle, mga brothers. Ang laki ng butas nyo, more or less nasa 6mm po ito yung laki. Ayan, kung mapapasin nyo po, more or less nasa 6mm yung laki nya. Wala siyang nozzle. Bakit po ganun? Ayan. Ngayon kasi nangyayari po kasi, sabi ng ibang mga nagko-comment sa ating Facebook o sa YouTube, kaya daw siya may nozzle para lumakas daw yung volume ng langis sa ating connecting rod. Ang naiko-compare nila yung sa gripo, ba't daw pagka mas maliit, mas malakas ang pusit. Ayan, mga brothers. Ito naman kasi, mga brothers, meron siyang oil pump. Malakas pong oil pump dito, mga brothers. Sapat na po yun para makapag-produce siya ng langis o magkaroon ng oil flow ang bawat kasukasuan itong ating Kawasaki Barako. Pero bakit siya niligyan ng nozzle? Ayan. Kasi po, mga brothers, yung ating ibang motor gaya ng Rusi, TMX 155, mga na-vlog ko noong una, yung Yamaha, at ito, itong huli naman, itong Supremo na binaba natin. Kaya po malaki yung kanyang butas at walang nozzle. Kasi po, ang ginamit na oil filter sa kanya ay centripugal. Ito, ito, mga brothers, centripugal oil filter po ito tawag dito. Nakasalpak po ito rito. Ayan. Yung TMX 155, yung Rusi, yung ibang mga motor, ito pong Supremo, ang ginamit na oil filter ay centripugal. Kaya ang laki ng kanyang butas. Di gaya nitong ating Barako, ang ginamit na oil filter ay yung ganito. Ayan, mga brothers. Ngayon, ang nasabi ko sa inyo noong una, mga una kong vlog, kasi nakapag-vlog po ako nito, mga ilang buwan na po nakakalipas. Mag-ingat po tayo pa nagbabakas tayo ito. Checkin na rin natin. Ito kayo na-check natin. Ang laki po ng dumi. Ngayon, ito po nanggagaling sa oil filter. Kasi po ang nangyari ngayon, gumagamit tayo ng mga mumurahin na oil filter. Kaya nangyari, nalulusaw, pumapasok po dito ngayon. Kaya po nilagyan siya ng nozzle. Ang purpose po nito, para po wag makapasok ang dumi sa ating connecting rod. Kaya na po ang nangyari, pag nabarahan siya ng dumi, gaya ng tinanggal natin kanina, ang nangyari, yung langis, kumakonti pagdating sa ating connecting rod. Kaya ang nangyari, kumakatok yung ating connecting rod. Pag kumatok ang connecting rod, obligado dati ibaba yan. Kasi po, nasa pinakapusod niya, nasa pinakagitna. Ngayon po, kaya po nagkaroon ng dumihan dahil po dito sa ating oil filter. Kaya kabilin-bilinan ko noong una, huwag po tayong gagamit ng mumurahin na oil filter, yung 30 o 25. Iba, naghahanap pa ng napakamura. Kasi po, yun po pinanggagalingan ng pagkasira ng ating makina. Nadudurog po siya, pumapasok dito. Kaya nangyari ito, nagiging filter. Hindi po sa dahilan na kaya sa may nozzle ay para lumakas ang volume. Hindi po. Kasi po, yung gaya po nung sinabi ko noong una, yung Rusi, yung TMX 155, yung Yamaha na STX, yung binaba natin una, malalaki po yung kanyang butas sa sigunyal. Hindi po nilagyan ng nozzle. Ito po, Supremo. Wala po siyang nozzle. Malaki ang butas. Kasi nga po, ang ginamit na oil filter ay centripugal. Gaya nga, di gaya nitong Kawasaki Barako, ay ito, ganito lang. Kaya dapat po, mga brothers, kung magagamit tayo ng oil filter, huwag tayong gagamit ng local. Kung maaari, original na gamitin natin. Yun po, para po maalagaan yung ating connecting rod. Kaya lumalabas itong ating nozzle, ito po, pinaka filter po ito. Pansala sa dumi. Ayan. Para po yung dumi na papasok, gaya po nito,
masasala niya, hindi po sa dahilan na para lumakas ang pusit. Ayun po ang purpose niyan. Kasi ngayon, ang mangyayari niyan, pag tinanggal po natin to, mga brothers, mag-iingat tayo na huwag tayong gumamit ng local na ganito. Kung maaari, original na gamitin natin. At saka, lagi po tayo magpapalit ng ganito. Kung maaari, alternate po sa pag-change oil. Original lang gagamitin nyo, mga brothers, huwag po local. Ayan, mga brothers. Kaya nito, mga brothers, mabuti na agapan natin. Malagyan na paraan siya ng dumi kasi po galing nga po dito sa oil filter. Okay? Ito po, mga brothers, kaya natin ginawa ng video para po doon sa nagtatanong sa atin kaya daw may nozzle para po lumakas daw yung langis. Hindi po. Kasi po, ang nagiging sakit ng Kawasaki Barako, kahit ipagtanong nyo sa lahat ng mga mekaniko na gumagbaba ng makina ng Barako, karamihan po nasisira dito. Connecting rod, di gaya ng ibang motor, transmission. Kasi po ito, matibay po ang transmission nito. Pero ibang mga motor, mahina ang transmission. Pero matatag naman ang connecting rod. Kasi nga po, yung volume ng langis dito, marami. Kaya naalagaan yung kanyang stick bearing sa connecting rod. Okay, mga brothers, sana nakatulong sa inyo ito ng malaki, mga brothers, sa mga nagtatanong sa atin tungkol dito sa nozzle na to. Okay, maliwanag na po sana sa inyo ito, mga brothers. Huwag po tayong gagamit ng local na oil filter. Gaya po na nangyari sa motor na to. Mabuti po naagapan natin. Ito po. Ito. Mabuti naagapan natin. Kasi pag tinuloy niya po ito, mga brothers, ang laki ng posibilidad na yung ating connecting rod ay makakatok. Okay? Sige po, hanggang dito lang, mga brothers. Sana nakatulong sa inyo ng malaki. Okay? Maraming po salamat, mga brothers.